At nakapagtataka rin kasi din ano sa dinami-dami na pwedeng silipin ha. Siguro kung human rights at human rights violator lang rin ang hinahanap nila, eh bakit hindi nila unang kinasuhan kagad ito si President Assad ng Syria na gumagamit pa ng chemical weapon para patayin ang daan-daan libo niyang mga constituent din? Magandang punto yan, kasama ng Erwin. Tama ka dyan. Yung kanilang additional lang si Donald Trump, si Barack Obama, si Noynoy Aquino. Although yun, umabot yung usapin doon pero walang desisyon nangyari. Pero sa huli, itong si Presidente Duterte, pati yung si Presidente Trump ay sinama doon sa, ano, sa kanilang desisyon. Isa pa, Dean, umali. Dito naman tayo, mukhang nakahanap ng kakampi ang Amerika sa pamagitan ni Pangulong Duterte na sinakayunan ni Pangulong Duterte na binalaan ng Amerika itong lalo na nitong ni National Security Advisor ng US si John Bolton, ang ICC, na magbibigay sila ng international pressure kapag kinasuhan nila ng war crimes ang Estados Unidos diyan sa ikang Afghan war. Sir, mukhang sang-ayon ng Pangulo dito dahil ang Pangulo rin eh, biktima nitong ikang harassment ng International Criminal Court. Opo, ayan ang medyo nakakagulo sa ginawa nitong International People's Tribunal. Dahil po, yun ay isang aksyon na kung tutuusin po ay wala nga po silang jurisdiction. At ikalaway paglabag dun sa soberenya ng ating bansa na kinakatawan ng ating presidente. Kaya rin po yung usapin dun sa ICC na jurisdiction, magiging usapin din po, kaya na nasa korte po ngayon, ng, sa Korte Suprema. Dahil nga po sa, naratipika po ito noong 2011, subalit nakalagay sa konstitusyon po na hindi mo pwedeng kasuhan ng isang nakaupong presidente. Na po. Eh, mukhang talagang binabraso. Eh, alam naman ho natin, sir, alam mangyayari dito, pang press release lang ho ito. Ito po yung estilo ngayon ng mga kalaban ng gobyerno. Pansin ho ninyo na wala talagang magagawa, pero bagkos, eh, ang ginagawa nila, eh, takbuhan nila ngayon ay media, eh, kontrolado nila ilang media dyan. Alam naman natin yung mga dilawang media dyan, yung mga kilalang mga dyaryo, tapos mga kilalang instasyon, ang mga dilawan. Ito na lang ginagawa nila para banatan ng banatan, para sirain ang gobyerno. Pero sa, kung sa tutusin, wala naman talagang epekto at wala naman talagang ebidensya din. Oo nga po, tama po yung pagtingin na yan. Wala nga po talagang epekto yan sa atin. Walang binding effect nga po. Tama po kayo. Alright. Gaya po na sinabi ni Secretary Roque. At tama, yun din po ang magiging kalalabasan yan, na magiging isang propaganda po yan nung mga hindi sumasangayon sa presidente. Eh, maganda lang ho pakinggan, maganda lang ho panoorin sa TV, at kung ikaw naman wala kang pakialam, ay biglang marinig mo ito, sabi mo, ay oo, ganun pala yun. Eh kung talagang hindi ka supporter o hindi ka from the very start ay naniniwala sa gobyerno o sa administrasyon, eh baka ikaw ay mapasama doon sa kanilang kalukuhan na gamit-gamit itong mga mainstream media din umali. Oo nga, tama po. Mahalaga po talaga na maging mapanuri ang ating mga kababayan, lalong-lalo na pagdating sa ganitong mga impormasyon. Mahalaga po yung pakinggan po natin ng mga opisyal na mga pahayag na galing sa mga institusyon na inaasahan nating gagawa po nito. Dean Antonio Sumali, Political Science and Public Administration. Dean, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo, Dean Antonio Sumali. Magandang umaga sa inyong lahat, kasamang Erwin, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig.